Magandang umaga sa inyo mga kaibigan, mga trekkers. Saan man kayo dito sa Pilipinas, sa labas ng Pilipinas. Magandang umaga, magandang gabi. Ngayon, ang topic ng video ko ngayon ay parte sa ingay ng hydraulic brake pagka ikaw ay hihinto. Ang ingay na ito mga kaibigan ay nanggagaling sa brake pad ng iyong brake. Ngayon, kung di-disassemble mo yung hydraulic brake, at least hangga't maaari, meron kang bike stand o trike stand katulad ng nakikita ninyo dito sa stand na ginawa ko para sa aking trike tuwing ako ay magme-maintenance. Kaya kung meron kang stand, mas madali dahil wala kang masyadong iintindihin sa kilos mo dahil open na open ang lugar mo. Kaya bagong lahat mga kaibigan, ito po ang mga gamit na kailangan para sa ating video ngayon. Una mga kaibigan, Allen wrench. Millimeter na Allen wrench. Ay ikalawa, plier para sa pagtanggal ng cutter pin. Long nose plier mga kaibigan. Dalawa kung maaari. Isang brake pad holder para huwag lumabas yung piston sa brake. Ito ang mga kabuuang kailangan mong gamit para sa paggawa ng o pagtanggal ng hydraulic brake. Okay mga kaibigan, tatanggalin na po natin ang hydraulic brake. Alisin natin yung dalawang allen screw para makuha natin yung hydraulic brake.
Ito mga kaibigan, ito ang hydraulic brake. May mga dumi na rin, kaya kailangan tanggalin natin para malinis natin. Bago natin tanggalin, ilagay muna natin itong pangkalang dito sa pisto ng hydraulic brake para huwag siyang lumabas. Pero bago yun, tanggalin muna natin itong cutter pin. Ito. Para makuha natin yung brake pad. Itong long nose, ito yung gagamitin natin para makuha natin itong cutter pin. Tapos, tanggalin natin yung cutter pin para makuha natin yung brake pad tsaka yung spring. Okay. Ito yung brake pad niya. Ito yung spring. Ito ang brake pad niya. Parang okay pa naman. Pero siyempre may dumi yan. Kailangan linisin natin yan. Ito yung brake pad niya. May kadumihan na rin. Kaya kailangan ilihahin natin ng pinong liha. Ito po, pinong liha. Number 800. Lagay natin dyan. Tapos itong brake pad, kailangan flat, tapos ilihay mo ganun hanggang sa makuha ang dumi. Ayan mga kaibigan, oh. Inan nyo. Ayan.
pinunasan itong brake pad, mga kaibigan, huwag kayong gumamit ng pamunas na may langis. Kailangan malinis. Dahil pagka mayroong langis, ganoon din mangyayari. Pagka uminto ka, nagpreno ka, magkakaroon ng ingay. At yun ang kailangan mawala. Maalis lang yung dumi dito sa brake pad niya. Yan. Yan. Malinis na. Oh. Kaya pwede na natin ibalik. Ngayon, ibabalik natin itong brake pad dito sa spring. Ganyan ang paglagay, kaibigan. Yan. Ganoon din sa kabila. Tapos, itong brake, alisin natin itong lagay nating plastic. Tapos, papasok natin muli yung brake pad. Ngayon, isentro ulit yung butas dito sa cutter pin. Ayan. Pag naipasok na yung cutter pin, baluktutin natin ng konti yung dulo ng cutter pin. Ayan. Ngayon, pwede na natin ibalik ito sa pwesto ng brake drum. Okay. Pasok na natin siya dito sa disc brake. Tapos, ilagay natin yung spacer at saka yung tornilyo.
Lagay na yung tornilyo. Pwede na natin ipasok tong hydraulic brake. Para mailagay natin yung tornilyo dito sa hydraulic brake. Pasok na natin yung isa. Yung isa pa. Ngayon, para ma lagay natin ng maayos yung gap ng brake pad sa disc ng brake, kailangan bago mo higpitan ito, bago mo higpitan, i-press mo muna yung handbrake. Tapos, higpitan. Ngayon, release mo yung handbrake, tapos subukan mo paikutin. Ayan. Ayan ang tamang gap. Dahil walang sayad. Okay. Ayan mga kaibigan kung paano pagtanggal ng brake ng ating trike. At kung paano pagkabit.
yun lang, pagka maingay ang kuan, ang brake mo, pagka hihinto ka, dumi lang ang nasa brake pad. Kaya kailang i-disassemblein mo, tapos linisin, assemble mo uli. Kaya yun lang paraan, kaibigan. Kung sa kabila, pagka gusto mong linisin, halimbawa maingay din siya, ganoon din ang sistema. Tanggalin mo muna yung dalawang tornilyo sa hydraulic brake, ilabas, disassemble, linisin, balik uli. Same procedure dito sa ginawa natin sa kabila. Kaya sana nagustuhan ninyo ang konting tutorial na ginawa ko para sa inyong kaalaman.